kumusta? Kumusta kayo today? Ako po si Mami Pepot and I'm so happy na andito kayo kasama ko. Makikipaghalaman sa akin, makikipagkwentuhan sa akin, magko-comment and of course, magsusubscribe dito sa aking video. So, welcome back to my channel. Today is another episode of Plant with Mami Pepot. Samahan niyo ako na itanim yung aking mga small philodendron at tayo'y magkwentuhan about planting at kung ano yung mga usually ginagamit. Natin dito sa Alocasia, anong scientific na Lindale, this is a bit expensive here. Medyo mahal to, parang nasa 800 plus ito yata or libo dito. Pero nabili ko lang to ng 350 or 400 pesos. Ang ganda ng ugat niyo. Ay, chef. Parang hindi siya bagay dito sa pasuko na maliit, malaki. Na maliit, masyadong maliit. Ang ganda niya, no? Sika, supposedly dito ko lang siya itatanim, pero mukhang hindi pwede, mukhang hindi siya bagay. So, mukhang kailangan ko siyang itanim sa mas malaki, which is this one. Nilalagyan ko muna ng coco cubes sa baba. Siguro mga 1/4 ng paso or parang ganun. Or, I don't know. Basta hanggang sa makover yung paso. Bakit? Kasi, para magaan. Mabigat kasi pag purong lupa, and also it helps with ano, with proper drainage. Mas mabilis mag-drain yung water kapag merong coco cubes sa ilalim. Pero at the same time, since ang coco cubes nag-absorb siya ng water, hindi madaling matuyuan yung halaman. Konti lang itatanim natin today, pero marami tayong sasagutin na questions today. Ayan. So ano yung soil mixture na gamit ko? Ito po ay tatlong sako ng dalawang sako ng garden soil and then tatlong sako ng loam soil. Tapos hinahaluan ko pa siya bago ko gamitin, hinahaluan ko pa ng coco peat. Tinatantsa ko lang. Sorry, I can't say exactly kung gaano karami yung coco peat. Kasi tinatantsa ko lang siya, as in tantsa-tantsa lang talaga. Kung feeling ko maluwag na ganyan. Tapos pag feeling ko maluwag na, ayun, okay na siya. So hindi ko masabi kung gaano karami yung coco peat na nilalagay ko. But basically, mga ganyan ang itsura niya. May hindi siya dark na dark. Kasi kapag yung lupa lang, tsaka yung loam soil lang, dark na dark yung itsura niya. Oh, shock. Sorry. Ayan. Okay na dito. So, after that, ay! Nakalimutan ko lagi ng fertilizer. Pero mukha namang hindi niya kailangan. Dahil, kita nyo naman ang kanyang ugat ay magandang maganda. So after that, lalagyan ko ulit ng coco cubes sa ibabaw naman para hindi mabilis mag-evaporate yung kanyang water. As you can see, hindi ko siya diniligan, 'di ba? Kasi basa naman yung lupa niya and also basa din yung root niya. Ayan. Okay, ang ganda. Ganda-ganda niya. Tayo. Oh, dito na tayo sa eto, this one. Ay, ang ganda siya. Baby atom. Medyo expensive din to here. Ito ay nabili ko kay Dylan from Mindanao. And pinak ni Ate Maureen. So, din sa mga first time na nakakanood nitong video and asking kung sino ang kung saan ako bumibili ng mga halaman. Dito po sa group na to, ayan. Yung group na yan, sumali ako dyan. Tapos dyan ako nagbabrowse ng mga plants. And since na Mindanao sila, not all of them, cheap dito sa Metro Manila. So, what I do is I have Ate Maureen Pamplona Babayen on para mag-pick up or siya yung kumuha ng halaman. Tapos siya yung magpapak. Tapos isa-ship niya dito sa akin. So, somebody's asking, ano daw yung isa ko kasing video, mas mura yung shipping. Si Ate Cindy Mamon. Meron din siyang mga tindang halaman. Ayan yung Facebook page ni Ate Cindy Mamon, Facebook account ni Ate Cindy Mamon. May mga nabili din ako na plants sa kanya before and may mga parating pa ako na plants sa kanya. Medyo mura yung shipping niya. Bakit? JRS din yon, parehas lang din ang gamit. Ay, ang ganda. Parehas lang din ang gamit ni Maureen. Ang kaibahan lang kasi yung shipment ni Maureen naka ganito, naka pot siya tapos nakatali siya. Yung shipment ni Cindy, a
as is lang siya, nakaganyan lang siya, tapos nakabalot lang siya ng plastic. So, ang tawag doon uprooted, kaya mas konti yung boxes, mas mura. Usually, isang box kasi ay nasa around 1.5. Pag dito sa Metro Manila, isi-ship ha. Pag sa outside Metro Manila, hindi ko na alam. So, eto na. Pag nagrarapat kayo, maganda rin nalagyan nyo ng fertilizer para mas mabilis yung paglaki niya. Parang ikaw din, di ba? Pag busog, pagkain ng kain, mabilis tumaba. Ay, alam mo yan. So, ang ginagamit ko na fertilizer ay itong Osmocoat Controlled Release Fertilizer. Medyo wala ka nang mabibiling ganito ngayon. Kasi ubos na, di ba? So, naghahanap ako sa Shopee at sa Lazada kung meron pa. Wala na. Kung alam ko lang, sana bumili ako 10. Tiyos. But, you can look, ang Osmocoat kasi is parang brand name yata. You can look for fertilizer, slow release fertilizer. So, ito, lalagyan ko na siya. Ang kainaman kasi sa ganitong klaseng fertilizer ay slow release siya, or controlled release fertilizer. Ibig sabihin, kahit gano'ng kadami yung mailagay mo, hindi ma-overdose yung plant mo kasi dahan-dahan lang yung release niya. Ting mababasa siya, parang nag-release lang siya ng paunti-unti. Para sigurong magandang klase ng ice cream, mabagal matulog. Parang ganun. Ayun. Parang ganun nga siya. Ganun yung mechanism niya. Paunti-unti lang yung release niya ng fertilizer. So, kahit marami yung mailagay mo sa plant mo nga, hindi ma-overdose yung plant mo. So, yung isang ganito, this is 1 kilo, is more or less 500. So, hanap na lang kayo ng ibang brand na ganun din yung, ano niya, 14, 14, 14, 14, or triple 14 ang tawag nila, which is what I believe is the complete fertilizer for plants. Yun yung tawag sa kanya, 14, 14, 14, triple or triple 14, slow release. Humanap kayo ng ganyan. Mahal ito, alam nyo, yung malaki nito, ang bili ko, 3,000. Mahal siya na halaman, as in, hindi ko alam kung bakit. Itong maliit, mura lang bili ko nito, 600 lang. Pero kita nyo naman kung gano'n siya kaliit, diba? Pero, mahal siya talaga, hindi ko alam. Rare yata ito na philodendron, kaya mahal to. Alam nyo kung bakit mahal yung ibang philodendron, kasi yung hindi siya normal. Hindi siya local dito sa atin, hindi siya dito pinanganak, parang imported ganun. Ayan, so ito na yung hindi pa tumatatawag na super atom, baby atom pa lang siya kasi. So dito muna siya sa maliit na paso. Pag ko na itatanim ito, ito yung variegated ring of fire. Pero kinat ko kasi to, tinanim ko, I don't know if I already posted that video. Oh yeah, no, kasama yun sa pinost ko na video, yung propagation through stem cuttings. Andiyan sa taas yung link. So, ito yung kaputol niya. Tingnan natin yung kanyang ugat. Kung hindi naman siya, ay, ang laki pala niya. Ay, ang laki pala ng cutting niya. Ooh, ang ganda. Oh, ang laki pala niya. Pwede ko pala siyang pagdalawahin if in case, di ba? Ayun o. Nagulat ako. I was not expecting it to be this big. So, saan ko ito ilalagay? Ayan, dito ko na lang ito ilalagay. So, pag tinanong mo kung ano yung best fertilizer, ito pa lang naman ang subukan ko. Tsaka, mayroon ako nasubukan na parang feeds. Pero, hindi ko pa makita masyado yung resulta niya. Pero, pag nakita ko yung result, this variegated ring of fire, ang bili ko dito ay 600 lang yata or 500 lang. Sobrang mura, di ba? Pero ngayon, binibenta siya. Libo-libo siya binibenta ng iba. I don't know why. I'm going to check with my phone kung tama ba yung aking. Yes. Oh, yes. Ring of fire variegated. 500 lang yung bili ko sa kanya. Ayan. Ang mga small pots na ito ay binili ko ito kay Furly. Kay Mami Furly. Ayan yung kanyang Shopee account. Marami silang paso. Ayan. May nagtatanong din kung saan ko binili yung aking corrugated pots. Sa kanya ko din yan binili. Okay, ano pa yung mga tanong nyo? Cocopit po ba lahat ng o garden soil? Ayan, so nakita nyo na, pinakita ko na, diba? Coco cubes muna, tapos garden soil na may kahalong loam soil, na may kahalong cocopit. At sinasanitize ko daw ba yung aking soil? Hindi ko alam. Pero dapat ba? I haven't tried though. Pero I know in some cases they do, but me, I haven't tried. Oh, ano ang best fertilizer para sa indoor plants? Ayun, yun ang sabi ko sa inyo. This is what I'm using, Osmocoat 14, 14, 14. Or look for any brand na merong nakatlagay na term na slow releasing. Ayan, so andito na tayo, mag-shoutout na tayo. Okay,
Shout out to Lawrence Balatbat. Hello. Shout out to Jebra Secret Garden. And ano yung sabi niya? And Secret Jebra Secret Garden and DIYs. Ayan, sabi niya. Tapos hello to Leticia Santillan, Samal Island. Ayan. Hello to Samal Island, Davao del Norte. Hello po. And hello of course kay Marjorie Conchina from San Jose del Monte, Bulacan, na lagi nagko-comment. Wala pang 1,000 followers ang YouTuber, ang YouTube ko. Andiyan na si Marjorie. Thank you. And hello to Lida Aquino. Hello po. Tama po ba yung pronunciation ko? It should be Lida or Lida. Tapos, ayan, hello to kay Masahistang Plantito. Ay, bongga. Plantito na, masahista pa. Ang galing. And hello to Aguilon Miguel Manoloto from Pampanga. Hello to Maricel Mabalot from Alcala, Pangasinan. And hello to John Paul Bakatan. Ayan. Pag nagpapa-shoutout kayo, isama niyo yung lugar niyo. Kasi it's very interesting to know kung sino-sino yung mga nanonood ng video. Kung saan-saan ang galing na lugar. At saka, nakaka-flip ng mood yung makaalala ka ng lugar sa Pilipinas, di ba? Or sa kahit saang bansa, ibang parte ng bansa. Nakakatuwa na makaka-relate ka dun sa bansa. Nag-gets niyo ba yung sinasabi ko? So, eto na. Dito na tayo sa... Saan na tayo? Okay, this one is... Squamish Feru. Tama ba? Yeah, I think so. Oh, this one is... Mura lang to na philodendron kasi this one is very madali lang to i-propagate and it's also hindi siya maselan. Ayan siya. In fact, meron akong malaki nito pero hindi natin to irerepot today kasi kailangan na namin mag-start mag-module. Ayan, kumusta na ang mga momshi? Kami naman, nasa first quarter exam na po kami. So, kami, yung module na gagawin namin ay for first quarter exam na. So, kailangan hindi ako pwede magtanim ng matagal ngayon kasi nga, magpapa-exam ako ng, magre-review muna kami, tapos magpapa-exam kami. Yung mga, kung curious kayo kung paano namin gagawin yung exam, magpo-post ako ng video niyan kung paano kami mag-exam. Kasi, di ba, parang isipin mo, nasa bahay lang. Hindi pa ba ma-perfect yan? Di ba? Panoorin nyo yan. Abangan nyo yan. Siyempre, alam ko naman nakasubscribe kayo. So, alam ko naman na pag in-upload ko yan, isa kayo sa unang makakakita. Thank you. Ayan, we're done with our Squamish Ferrum. Dalawa to eh. Ayun pa yung isa na Squamish Ferrum. Philodendron Squamish Ferrum. Alam mo ba na ang Florida ay galing sa Squamish Ferrum and Pedatum. Pinaghalo ang Squamish Ferrum at Pedatum para makakuha ng Florida. Okay, so, ayan, ito na. Dito na rin tayo sa susunod. Yung Squamish Ferrum din. Tama ba pronunciation ko? Squamish Ferrum. Ay, ang ganda ng root system nito. Eh, parang hindi siya bagay dito sa maliit. Again, hindi siya bagay dito sa maliit. Parang mas bagay siya sa malaki. Ayan, since mukhang hindi siya bagay dun sa maliit, dito na tayo sa malaki. Baka mabilis ang growth niya. Saka tingnan yung root niya, oh. Mabilis. Gano'ng karaming fertilizer? Since this one is a slow-releasing fertilizer, okay lang yan kahit gano'ng karami. Pero syempre, usually daw mga 5 to 10 pieces lang naman. Tapos ang application ng fertilizer is every 3 to 4 months. So you have to check. Check ko lang kung meron pa akong tanong na hindi nasagutan. Parang may exam. Gano'ng kadalas maglagay ng Osmocote ng offer ng fertilizer? Every... 3 to 4 months. Ayan. Tansyahin nyo na lang. Kapag ang sign naman na kailangan na ng plant mo ng fertilizer is parang naninilaw na halos lahat ng leaves niya. Ayan. Pag ganyan, kailangan na talaga nila ng fertilizer. And also, pag naman yung pinandidilig mo is halimbawa, hugas-bigas, ihe. Yes, I know. Ihe. Pwede daw ang ihe. Sabi ni mother. Nung araw yung mga matatanda, ang ginagamit talaga nilang pandilag ay ihe. 1 taso ng ihe. 10 taso ng tubig. Parang gano'n na. Hindi pa ako, hindi ko pa nasubukan. But, you can use urea instead of ihe. Kung ayaw mo mapanghehan. Okay? And sabi niya, kasi yung post ko kahapon, yung vlog natin kahapon, yung Plant with Mommy Pepot kahapon, ipinakita ko sa inyo kung gaano kalas yung aking adansonya, di ba? So, may nagtatanong sa akin, paano ko daw siya napagawa na ganun kalas? Yun nga, nung tinanim ko siya, nilagyan ko rin siya ng fertilizer sa ilalim.
And then, exposed siya sa morning sun. Nasa labas kasi siya, hindi ko siya sa loob nilagay. Nasa labas siya. So, exposed siya sa morning sun. So, kung kaya mo, kung may party ka sa bahay mo na may morning sunlight, dun mo ilagay yung plants mo because they love that. Tungkay lang ko siya dinidilig, hindi ko siya halos dinidilig. Pero kasi medyo exposed din siya ng slight sa ulan. So, okay. Ang ating huling itatanim, magtatanggal lang ako ng guantes. Because this one is super small and super sensitive and super expensive. So this is a Philodendron Mamay, this one is, these two, dalawang halaman to, ang bawat isang halaman ay 500 pesos. Yes, ganun po siya kamahal. I don't know why, but this one, kapag lumaki ito, sobrang pretty ng leaves nito, parang painting sa ganda. Ayan, so, medyo scary siya, diba? Actually, hindi medyo, scary siya talaga. Scary siya talaga i-proseso. Baka kasi masira ako. Okay. Oh, it seems naman na nag-ugat naman siya. Hindi naman siya nasira. Ganyan lang siya. Yung 500 na yan. Color key. Okay. So, yan. Tanong, kailangan ba nakagwantes ka kapag nagtatanim ka? Yes, you need to. Why? Very prone ka. Marami kasing germs, bacteria, virus, etc. ang pas ang soil. Basically, marumi ang lupa. So, kung meron kang open wound, tapos may bacteria dun sa soil mo, pwedeng pumasok yun dun sa katawan mo, which can lead to tetanus, ganyan, infection, ganyan, mas malalang infection. Also, kung wala ka namang open wound, sabihin mo, wala naman akong open wound, ba't ako magagwantes-gwantes? Sumusuot sa kuko mo yun, mga lupa. So, kung hindi ka marunong maghugas mabuti, kung hindi mo thoroughly nahugasan yung kamay mo, ang mangyayari, tapos mahilig ka magkamay, o, di ba, good luck? Kumusta naman yun, di ba? So, at least kung nakagwantes ka, protected yung hands mo sa soil. And last but not the least, kapag nangangati ka sa mukha, tapos kinamot mo yan, tapos may soil ka, pimples are waving, hello! Ganyan, as in, magtitigidig-tigidig, yatigidig ka buong mukha mo dahil sa marumi nga ang soil, tapos mapupunta pa sa mukha mo, diba? So, that's the reason why you need to always wear gloves when planting. Mukha namang promising ito. Sana lumaki naman siya at makita natin yung full beauty niya. Ay, pala may nagtatanong, saan daw nakakabili nung pole na ginamit ko dun sa video kahapon, sa video nung mga halaman na magandang tingnan sa pole. Yung pole, yung sa akin po, nanggaling yun sa halamanan sa Pasig. Itanong nyo, PM nyo na lang sila sa Facebook page nila. Hanapin nyo lang halamanan sa Pasig sa Facebook. And itanong nyo kung may tinda pa silang pole. We're done! Ayan, tapos na po tayo sa ating Philodendron Mamay or Philodendron Mamay. So, i-update ko kayo kung ano maging itsura nito. Sobrang pretty talaga nito pag lumaki na yung leaves niya. Sobrang ganda. Para siya sa Gloriosum na para siyang painting. As in, ganun siya kaganda. Okay, last one. Ang ating last na itatanim ngayon. Supposedly nga sabi ko, di ba, puro tayo maliit na paso. Pero may mga halaman pala na kailangan ay sa malaking paso natin ilagay. Ayan. So, ang aking itatanim ay itong Philodendron Heart na binigay sa akin ni Maureen. So, supposedly, tatanim ko lang ito sa maliit na paso. Pero, 6 na piraso pa rin binigay niya sa akin. So, now, ang gagawin ko, itatanim siya sa malaking paso, tapos tatatlohin ko, tapos lalagyan ko siya ng pole. Oh, I'm excited. Siyempre, i-update ko kayo kung ano mag-itsura nito. Excited talaga ako. Kasi, first time ko nga magkaroon ng ganitong plant, diba? So, thank you, Ate Maureen. Thank you sa ayong pa-freedy for me. Again, guys, lalo na yung mga bago dito sa aking channel, paano ba ako nakakahanap ng murang halaman? Nagsasearch po ako sa Facebook ng mga nagtitinda ng halaman. Pero yung madalas ko bilhan ng halaman ay yung group ng South Cotabato. So, ayan po yung page, yung Facebook group. Magsali po kayo, sumali po kayo dyan. Tapos, kapag I spend days, nights, namupuyat ako minsan kahanap, bago ako matutulog or habang pinapadedo ko si Marius, ayan, naghahanap ako ng plant doon sa lugar na yan, sa group na yan. And then, doon ako nakakita. Pag may nakita ako na mura, usually tinatanong ko yung seller kung ano pa yung mga halaman nila na tinda. And then,
para kung meron pa akong magustuhan sa kanila na mura din. Kasi alam nyo, minsan kasi meron silang mahal na tinda, pero yung iba pala nilang halaman na hinahanap mo, mura pala. So, tanong-tanong lang, ganyan. Tapos, pag bawal i-ship dito or hindi nila kaya mag-ship dito sa Metro Manila, kinukanta ko po si Ate Maureen. Ayan yung number ni Ate Maureen. Para siya yung magkumuha nung package, kumuha nung plant, tapos siya yung magpapackage nung plant, siya yung magpapadala sa akin. So, ano pa ba yung usuality natin? Magkano yung binibayad ko, Ate Maureen? I think it's fair to give her like 15% to 20% ng total amount ng plant kung papa ano nyo sa kanya yon. Pero kung less than 1K yung plant, dapat at least 100 pesos per plant. Kasi mahirap magbalot. Tapos you have to pay extra for the bunot, for the cardboard, ayan. And syempre the shipping fee, kailangan mo rin bayaran yan. And of course, yung pamasahe. Kasi usual pag halimbawa sa kabilang bayan niya kukuhanin, binigyan ko siya ng pang tricycle. Ayun. So, ayan. Tapos na tayo maghalaman today. Ayun na nga, magmo-module pa ang mamshi niyo. Sa mga nagmo-module din ngayon at sa mga mag-e-exam na din, good luck sa inyo. Kaya-kaya niya. I know you can do it. Kaya ng nanay niyo 'yan, kaya mo 'yan. Kaya nating mga nanay 'yan. Module lang 'yan. Kaya-kaya natin yan for sure. So, guys, thank you for watching. Thank you for planting with me. See you again soon. And good luck! Bye!